isang maligayang pagsubaybay, mahal na kaibigan kay Kristo. Sa oras na ito atin pong pag-aaralan ang may topikong ang mapalad. Kaibigan, maraming uri ng mapalad sa banal na kasulatan. Pero sa oras na ito, atin pong tatalakayin ang isang talata na naglalaman ng tatlong mahalagang bagay. Ito po ay nakatala, mga minamahal na kaibigan, mga kapatid kay Kristo, sa aklat po ng Apokalipsis, ang Kapitulo 1, ang bersikulo po ay 3. Ganito po ang ating mababasa. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Mapalad, kaibigan. Sa wikang Griego, ito po ang ibig sabihin, o ang salitang yon ay makarios, na ang ibig sabihin, kaibigan, ay mapalad. Tama ang iyong narinig, kaibigan. Kaya ang sabi nung una, kapagkat meron tayong tatlong malalaman dito sa isang talatang ito, ang unang yon, mapalad ang bumabasa. Kaibigan, ginawa ang iyong mata para bumasa. Hindi bumasa ng comics o magazine man, kundi ano, ginawa ng Diyos ang iyong mata at ang aking mata para bumasa ng salita ng atin pong banal na Diyos, kaibigan. At pangalawa, mapalad at ang nangakikinig ng ano po? Ng radyo? Hindi, kaibigan, kundi nakikinig ng salita ng Diyos at hindi ng anumang chismis. Alam nyo kung bakit po dalawang ating tenga para makinig sa salita po ng atin pong Panginoon. At ang pinakapangatlo sa lahat, na pinakamahalaga, meron man tayo nung mapalad bumasa at meron man tayong mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos, pero kung wala tayo nito, ay wala pong kwenta ang lahat, kaibigan. Mauuwi sa walang kabuluhan ang lahat. Verse 3, at ang tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Kaibigan, ang sabi ng banal na kasulatan, at ang tumutupad ng mga salita ng Panginoon. Kaibigan, sa ulado mo man ang lahat sa banal na kasulatan, magaling ka mang magpaliwanag, pero kung walang application sa buhay, walang kwenta at pwedeng mauwi ang lahat sa walang kabuluhan. Kaibigan, harinawa ang ating pinag-aralan na ito ay magkaroon ng application sa ating buhay habang ikaw at ako ay naghihintay sa ikalawang mapalad na pagdating ng Panginoon. At ang sabi niya, sapagkat ang panahon ay malapit na. Anong malapit na, kaibigan? Walang iba kundi ang malapit ng pagdating ng ating Panginoon, ang kanyang kaharian. Harinawa, pagpalain tayo ng Panginoon at gamitin natin to bilang sandata at kalasag sa ating pamumuhay. Pagpalain kayo ng atin pong mahal na Diyos.